Ngayong hapon sa huling pagkakataon, magkikita't nag-uusap sina Rafi at Leia. Mag-uusap sila't magpapaalaman. Lilipad na sina Rafi pa states, at kailangang tandaan na niya ng husto ang mukha nito. Wala pang puti ang buhok niya, ha? Bata pa, pogi pa. May pagkakulot pa rin. Nagsalamin na si Rafi nitong mga huling araw at nagkaroon pa ng dignidad ang mukha nito. Hindi na talaga magbabago yung pagkatabingi ng ilong niya. Kung sa bagay, mahahalata mo lang iyon pag tinitigan mo siyang mabuti. Sa away natabingi iyon. Sa isang pagkakataon na sabi ni Rafi ay kailangan niyang ipagtanggol ang pagkalalaki niya. Alam mo, Rafi, palagay ko'y matatandaan kita hanggang huli ng buhay ko. Maski magkita tayo sa isang panahon na puti na pareho ang buhok natin, isang tingin sa'yo at makikilala pa rin kita agad. Nauna na si Leia sa restaurant usapan nila ni Rafi. Nasa sabik siya sa pagdating ng lalaki. Patanjin tingin siya sa pinto. Ang totoo'y halos hindi niya inaalis ang mata niya sa pinto. At kasama ng paghihintay niya ang kaba na baka hindi ito dumating. Siya, si Leia Bustamante, na kailan lang ay nagpakamatay sa ginawa ni Ding, eto ngayon naghihintay naman kay Rafi. Mahirap talaga siyang ispelenggan, oo. Meron pa kayang ibang babaeng gaya niya. Tiyak namang meron din. Dahil kung wala'y bakit lumitaw yung kantang Torn Between Two Lovers? Di ba kanta yun ng isang babaeng nagmamahal sa dalawang lalaki? Sayang talaga, hindi kinukonsinti ng lipunan ang babaeng may dalawang asawa. Sayang, boycott siya. Kundi lang, hahawak siya ng placard at pupunta sa batasan. Yung placard niya, dadrawangan niya ng pusong basag. Mag-speech siya. Sasabihin niya, na ang pag-ibig ay hindi dinidivide, minumultiply. Huminga siya ng malalim at sumipsip sa straw ng pineapple juice niya. Mahirap din ang maging babae. Pag may problem ka, alinman sa malasing ka sa kape o sa pineapple. Hindi ka pwedeng malasing sa alak dahil sa mga oras na lasing ka, mawawala ka bilang lakas na sandigan ng mga anak mo. Totoo nga yatang mas malakas ang babae sa lalaki, dahil ang babae obligadong humarap sa mga problema niya nang hindi lasing. Na para bang yung nawala ay puro butit walang sama, at ang buhay na pinagsaluhan nila ay puro tamis at walang pait. Andyan na pala si Rafi sa harap niya at malungkot ang ngiti nito. Ngumiti siya at lumabas iyon ng ngiti rin. Pero pag sinayahan naman niya ang ngiti niya, baka sabihin ni Rafi, nang aalas ko siya. May inis si Rafi na masaya siya dahil ang saya niya'y lungkot nito. Well partner, one man's loss is one. Naalala niya ang maliligayang araw nila ni Rafi. Iyon naman ang kakatwa, pag wala na ang isa, ang naaalala na lang ng isa ay pulos yung maliligayang araw nila, woman's gain. Naupo si Rafi. Tinawag agad ang waiter. Umorder agad ng beer. Iyon lang naman talaga ang alam ordering ni Rafi, beer. Sinabi na sa'yo ni OG. Tanong niya, tungkol kay Ding. Eh, yun, si Maya lang ang magsasabi sa'yo noon. Nahulaan mo. None of your business, Raf. Yes, thank you. Dumating ang beer. Nagsalin sa baso si Rafi. Sinaid iyon sa isang inom lang. Tumawa ng mahina si Leia. Para kang galing sa disyerto, uhaw na uhaw. Ikaw kasi, pero hindi naman galit si Rafi. Tumawa na naman si Leia. Anong ako kasi? Nakita mo kasi ako. O akong sinisisi mo sa sagot sa'yo ni OG. Hindi naman ako nagulat doon, sabi ni Rafi. Ang totoo, nagpahaging na siya sakin noon pang bagong panganak si Eleanor, na baka hindi siya makasama sa akin. Isa pa, alam ko namang pag sumama siya sakin, madjay guilty din siya. Hindi lang nila ko may iwan, dahil hahanapin nila ko. Hindi sumagot si Rafi. Oo, yung sagot sa'yo no OG, yun din ang sagot ni Maya kay Ding. Walang masama sa mga asawa ninyo.
Liban sa hindi yun ang kanilang ina. Patlang. Pagkara ay tumingin ng diretso si Rafi sa mata ni Leia. Hindi ka ba nagsisisi, Lei? Saan? Sa mga nangyari sa'yo. Ngumiti siya't umiling. Hindi, tiyak ang sagot niya. Kung wala kayo ni Ding ay wala akong anak. Nagbawi ng mga mata si Rafi. Saka hindi naman ako basta nagpaano lang. Nagmahal ako. Ikaw halimbawa, minahal talaga kita, Rafi. Nagangat uli ng mga mata si Rafi. At nagtanong, malungkot halos. Halos daing. Ganun pala, bakit nagkaganito? Bakit nagpaiwan ka nang umalis ako? Bakit umalis ka kahit naiwan ako? Hindi nakasagot si Rafi. At si Leia mismo ang mahinahon, madalang na sumagot sa tanong niya. Dahil malakas ka at malakas ako, at iba ang gusto kong gawin sa gusto mo. Ang gusto kong gawin sa gusto mo. Tingnan mo, nawala ka sa akin pero kung sumuko ako sa'yo, ang nawala siguro sa akin ay ang sarili ko. Liligaya ka ba sa isang babaeng walang sarili? Hindi na siya magandang asawa pag nagkaganon. Nagpatungo na naman si Rafi. Aalis ka, siguro'y hindi na tayo magkikita uli. Gusto kong malaman mo, walang bola to, Raf, isa ka sa mga taong mahal ko pa rin hanggang ngayon. At si Ding, oo, ganun din. Mahirap intindihin yun. Pero minsan, ganun. Tumawa ng mahina, asiwang tawa si Rafi. At si Ding, oo, ganun din. Mahirap intindihin yun. Pero minsan, ganun. Napakurap si Rafi. Patlang uli. Pagkaraan, may iba ka na, Lei. Wala pa. Pero pag nagkaroon, tiyak lang na mahal ko rin siya. Oo, Rafi. Mula sa iba't ibang lugar ng pagkatao ko'y magmamahal pa rin ako, sa iba't ibang katangian ng pagkatao nila. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Sinasabi ko lang kung ano ang totoo sa akin. Ginagawa ko lahat ng totoo at niyayakap ko lahat ng karugtong nito. Hindi ako laging maligaya pero hindi laging malungkot.